Otolo, balik tayo. May quick update lang ako rito. May nalaman akong I was playing with this and binasa ko yung instructions niya at and di ko mag-get yung paano to i-control tong bolta niya, itong handle the stick niya to through sa cam recorder. So actually, gonna go to settings niya muna. Papunta ka settings niya at meron siya rong through Bluetooth. Ano mo siya, i-prepare mo siya through Bluetooth so they can talk to each other after that. So ngayon, ang mangyari ito, sinubukan ko na. Pag ito naka-plug pala itong rito, kasi kung bakit nag-charge ito, at the same time, hindi sila nagko-connect eh. Hindi sila nag-prepare eh. So eventually, ang mangyari ngayon rito, you're gonna have to take this off. Tanggalin mo siya. Ngayon, pagtanggal mo siya ngayon, tsaka meron pa akong pictures na papakita rin sa inyo na maganda rin. Pagtanggal mo siya ngayon, swipe mo down, swipe to side, pumunta ka sa preference. Punta ka sa preference ngayon, di mo yan, and then wireless connections, this is right there, wireless connections, ito mo yan, then connect device, then connect mo yung device, okay, and then ito, sabi rito, Volta. So which is that the ito yung ano yung stick nito, yung handle niya, yung parang power banks niya. Pindutin mo yan. Connect Volta. Ngayon, pindutin ko ngayon tong Bluetooth. Pindutin ko tong Bluetooth for 4 seconds I think. Here you go. Connection successful. So ngayon, kung gusto ko mag-video ngayon, I could press this red. Pwede ko itong press na ngayon and magre-record na siya. I'm open. Sana. Yeah, it did. It did. So ngayon, nag-record na siya ngayon. Right? Photo pala yun. So sabi natin, punta tayo sa video. May mode rin siya rito. You can change that through here. So mode na yan. Parang bago sila. Subukan natin mag-video tayo. Couple seconds na ano lang. It did. So nag-record siya. Ngayon, na-connect ko na siya ngayon. At the same time, pag na-connect mo na siya, I think you could able to put the charging thingy. You know what? It's what you want. That's fine. Boom. So ngayon, yung isa sa mga pwede mong gawin ngayon, at subukan natin ngayon, photos lang tayo ah. Video. Patay siya. Oh, shit. Nasa video pala ako. Binipress ko yung recording. So now, pupunta sa mode rito. May mode dyan. Press that. I-change to photo. And then I can take pictures now. Here you go. That's pretty cool. Now, ang gagawin ko ngayon, ngayon lang, yung settings nandito parang limited lang. Either pictures, mode, wala ka masyadong settings na makakuha rito kumpara sa ano mo, sa apps mo, sa phone mo. So ngayon, I think I got a package right now. Okay, pasensya nyo na, meron akong hinihintay na delivery ngayon. So, anyways, yun na nga yun. At, yun lang, may limited ka nga lang na options rito sa
handle stick niya, kasi yun lang ang maano mo. At sa photo tayo ngayon, time lapse, and then video. Yun lang, tas ko meron kang mode, video, at malaman mo, kasi pag nag-change ka ng mode, nag-change ang color dito sa taas rin. See? That's photo. If you wanna take pictures and stuff, change ko yan, time lapse. Ngayon, di ko pa nagamit tong time lapse na to. Ewan ko lang. Di ko pa nasubukan yan. At balik sa video. Video ngayon. Right? So, ngayon, at meron pa akong nalaman about this. Kung minsan kasi natitip natin, yung isang cam recorder and nag-iba yung angle ng video mo, right? So ngayon ito, ang ginawa ko, pwede kang pumunta sa binago ko rin 'yan. Ngayon, punta ka, press ano mo lang, i-swipe down mo lang. And then after that, meron kang makikitang parang four square rito. Orientation, it says orientation all or orientation lock, which means pag sabi mo lock, pag tinilt mo yung isang ano mo, yung camera mo, nag-iiba yung space check and frame ng ano mo, video recording mo. So ngayon, kung ayaw ko niyan, gusto ko yan, orientation all, pag nilagay mo siya, kunwari ngayon, mag-video ngayon ako. Naka-video na to ngayon. Ang mangyari ngayon, kung start tayo ah. Ngayon, video na ano. Ititilt ko siya ng ganun. Hindi nagbago yung ano ko, yung style ng ano ko, di ba? Napansin niyo ang ibig sabihin ko? That's a good, ano, eh, parang, parang alam mo yung gimbal, like, pag in-angle mo, ganun pa rin yung focus ng video recording mo. Hindi rin ko bago yung, ano, see? makita nyo ako dyan, straight pa rin yan, but whatever you do, di pa rin yan magbago, which is, that's a good tip para sa inyo. As I said, tayo natin siya. As I said, upload to cloud. No, I don't need it. So, as I said, punta ka dito. And then this thing, kailangan na sa orientation all siya. Marami pa akong settings dito, pero nalimutan ko na. Yun, binago ko yun. Tapos yung colorization niya. Kasi ito nasa, ano lang ito, nasa parang medium or regular video yung settings niya. Pwede mo siya lagi sa high put niya. Kung sabi natin yung grass talaga super green, ang lalabas ito super green talaga rin. So yun, binago ko rin yun. Ngayon nalimutan ko lang kung saan na pumunta no last time. At yeah, yun yung update rito. At ngayon capable na ako gamitin ngayon tong Volta kasi connected na siya through sa GoPro itong Hero 11, which is yeah, and yun lang so far muna. At nilagyan ko ng nag-add ako ng ano rito ng SD card, yung mini SD card na I would suggest kung bumili kayo ng SD card, kailangan yung speed, high speed yung transferring ng ano mo, ng videos mo. Binili ko yun. May kamahalan ng konti, pero hey, it's worth it, man. 300 gigs. So, yeah. Nag-spend ako ng 300 gigs na gigabyte na SD card. Yung high-speed na SD card. For what? $80. Almost $100, I would say. Canadian yun na. Pero, hey, it's worth it. Napakabilis. Super quick. And I would say at you need that. And mag-suggest pa ako sa inyo. Bili ka ng super bank ng ano, another banks like battery banks.
Itong battery banks na binili ko, may output siya ng ano, capacity niya 13,600 milliamp. Tapos ang cell capacity niya 20,000 milliamp. Very big. It's heavy, man. Kaya, lagay ko yan. At same time, pwede ko charge siya. Charge. Kunyari, kung naubusan ka ng battery, magandang ano to, yung accessories na kasama mo sa itong recorder na to, cam recorder na to, kasi minsan maubusan ka eh. You know, somewhere else, sabi natin na nasubusan ka somewhere else. And yeah, I think it's the best way to do it. Got 98% rate, oh. Saksak ko siya. Tapos meron siya itong rubber cover door niya. Dami siya. And then, boom. See that? It's charging. It's 100%. But, see now, yun lang. At yun lang masabi ko, kung gagawa ka ng ano, bibili ka ng accessories, kailangan make sure na capable. At itong capacity nitong ano na to. Well, anyways, hindi ko makita. Liit ng lettering eh. Pero yun na nga. Yun lang ang couple settings na nakuha ko na at least na napagana ko siya. Kasi sabi ko, the fuck? Hindi ko mag-git-git to ah. Eh, alam mo, tamad ako minsan magbasa ng label. I mean like ng instructions. So, na-end up ako basahin. And, yun, nanood rin ako sa mga YouTube yung iba. At saka, yun, sa mga settings so far nakuha ko. At, yeah. Lahat na ako, meron na ako connection between the three of them. So, yun lang muna ang update. So, next time, kung meron pa ako nakita ulit na bago rito, then I'll let you know. Kaya, peace out tayo dyan, mga katropa.